Kung madalas kang napapadaan sa Maynila, tiyak na alam mo ang P. Ocampo Street. Si Pablo Ocampo ay nagsilbing miyembro ng Kongreso ng Malolos kasama si Benito Ligarda. Nagsilbi rin siya bilang Resident Commissioner ng Pilipinas sa Amerika. Sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas, tumakbo siya at nanalo bilang kinatawan at kalaunay Vice Mayor ng Maynila. Bilang pagkilala sa kanya, ipinangalan sa kanya ang isang kalye sa Maynila, ang P. Ocampo Street. Kilala sa dating Vito Cruz ang kalyeng ito. Si Pablo Ocampo ay isang abogado, nasyonalista, miyembro ng Kongreso ng Malolos, Resident Commissioner ng Pilipinas sa Kongreso ng Estados Unidos kasama si Benito Ligarda at miyembro ng Second Philippine Legislature. Tumulong siya upang maisakatuparan ang mapayapang paglipat ng Pilipinas mula sa pagiging kolonya ng Espanya hanggang sa pagiging Commonwealth ng Amerika. Si Ocampo ay ipinanganak noong Enero 25, 1853 sa Quiapo, Manila. Ang kanyang ama ay si Andres Ocampo, isang gobernador silyo ng Santa Cruz, Maynila noong panahon ng Espanya, habang ang kanyang ina ay si Macaria de Leon. Nag-aral si Ocampo ng kanyang sekundarya sa Kolehiyo de San Juan de Letran at nagpatuloy ng kanyang kurso sa batas sa Universidad ng Santo Tomas. Nagtapos siya ng kanyang degree noong Marso 1882. Ikinasal si Ocampo kay Juana Zamora noong Setyembre 5, 1885. Nagkaroon sila ng 12 anak, ngunit 6 lamang ang umabot sa tamang gulang. Noong 1888, si Ocampo ay hinirang na court reporter ng Maynila. Nang sumunod na taon, ay nahirang bilang public prosecutor sa korte ng first instance sa Tondo, sa Maynila. Nang maglaon, siya ay naging public defender at kalihim ng Bar Association. Habang hindi siya aktibong taga-suporta ng himagsikan sa unang yugto nito, si Ocampo ay hinirang na miyembro ng Kongresong Malolos. Kinatawan niya ang mga lalawigan ng prinsipe Lepanto, Buntok at Impanta. Nang maglaon, siya ay nahalal na kalihim at kasapi ng komite na bumabalangkas ng konstitusyon. Nagturo din siya ng civil law at political economy sa Universidad Científico ng Konstitusyon or Universidad Científico Literaria de Pilipinas, na pinamahalaan ng rebolusyonaryong gobyerno. Nang sumiklab ang digmaang Pilipino-Amerikano noong Pebrero 1889,
sumali si Ocampo kina Gracio Gonzaga, Florentino Torres, Gregorio Del Pilar at Lorenzo Sialcita sa komisyon na nakikipagpulong kay Elwil S. Otis. Upang matigil ang labanan, noong Hunyo 3, 1899, si Ocampo ay hinirang ni Emilio Aguinaldo bilang nag-iisang kinatawan ng pamahalaang revolusyonaryo sa lungsod ng Maynila at nagsilbi rin bilang pinuno ng tanggapan ng intelihensya nito. Si Ocampo ay naging patnugot ng La Patria, isang pambansang papel na itinatag noong Setyembre 16, 1899. Ang papel ay nagbibigay sa kanya ng lugar upang ibahagi ang kanyang nasyonalistikong pananaw na ikinagalit ng mga otoridad ng Amerika. Si Gobernador General Arthur MacArthur Jr. na ama ni General Douglas MacArthur ay nag-utos na ipatapon siya sa Guam noong Enero 7, 1901. Pagkalipas ng 9 na araw, isinakay si Ocampo sa isang bapor ng Amerika kasama ang iba pang mga revolusyonaryo tulad nina Apolinario Mabini, Julian Hirona, Maximo Hison, Pio Del Pilar, Mariano Llanera at Artemio Ricarte. Nananatili siya sa Guam ng halos 2 taon at nakabalik lamang sa Pilipinas matapos siyang bigyan ng amnistiya ni Pangulong William McKinley at nanumpa ng katapatan sa Amerika noong 1902. Nagbago ang paninindigan ni Ocampo matapos ang kanyang pagkakatapon sa Guam. Hindi niya sinuportahan ang panawagan para sa agarang kalayaan sa halip na sumali sa Partido Independista Imediatista. Sumali siya sa Union Nacionalista. Noong 1907, tumakbo siya para sa First Philippine Assembly upang kumatawan sa Southern District ng Maynila. Ngunit natalo siya. Noong Nobyembre 22, 1907, si Ocampo ay inihalal ng Assembly bilang kauna-unahang Resident Commissioner ng Pilipinas sa Amerika. Siya at si Benito Legarda ay naglayag patungo sa Washington DC noong Disyembre 21, 1907. Ang dalawa ay naging kauna-unahang Filipino Resident Commissioner na nakaupo sa Kongreso ng Estados Unidos. Sa pagkakataong ito, itinaguyod ni Ocampo ang agarang kalayaan sapagkat ito ang paninindigan ng partidong pampolitika sa Pilipinas. Bilang Resident Commissioner, naniniwala si Ocampo na hindi ang Estados Unidos ang magpapasya kung handa ba o hindi ang mga Pilipino na patakbuhin ang gobyerno. Kumbinsido siya na ang kalayaan ang mag-uudyok sa mga Pilipino na palakasin ang gobyerno at mapabuti ang ekonomiya ng bansa. Mariing tinutulan ni Ocampo ang Finney-Aldrich Tariff Act. Na pinapayagan
ang walang limitasyong pagpasok ng mga produktong Amerikano sa Pilipinas. Habang ang mga produkto ng Pilipinas tulad ng asukal at tabako na patungo sa Estados Unidos ay dumaan sa mahigpit na importasyon. Noong 1909, makalipas ang 2 taon sa Washington DC, tumakbo si Ocampo at nanalo para sa sikan legislator. Matapos ang kanyang panunungkulan bilang mambabatas, si Ocampo ay nagsilbi bilang vice alcalde ng Maynila mula Agosto 8, 1911 hanggang Marso 6, 1920. Pagkatapos ay nagretiro siya sa politika. Namatay si Ocampo noong Pebrero 5, 1925 sa edad na 72. Ang kanyang labi ay nakalagak sa mausoleum ng pamilya Ocampo Campos sa Antipolo, Rizal.